Lumaki si Susan na wala nang kinagis ng magulang. Bata pa lamang ito ay namulat na ang kanyang isipan sa hirap ng buhay. Nakitira na lamang siya sa kanyang kamag-anak. Ngunit kahit ganun pa man, nagpasalamat pa rin ito dahil kahit papaano naman siya ay nakapagtapos ng pag-aaral sa high school. Nagpasalamat pa rin siya dahil kahit papaano ay marunong siyang bumasa at sumulat. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kamag-anak, sa edad na 15 anyos ay nagsimula na siyang mamasukan bilang isang kasambahay at labandera. Yan lang kasi ang madaling mapasukan sa katulad niyang hindi napagtapos. Ganun pa man, nagpasalamat siya dahil nabait ang kanyang among napuntahan. Madalas kasi, maraming katulong ang naaboso sa mga amo nito. Oh, Susan, ikaw na lamang muna ang bahala dito ha, sa bahay kasi may lakad kaming mag-asawa. Sige po Ma'am Bibian, ako na po ang bahala dito sa bahay. Sige Susan, kung nagugutom ka dyan, may pagkain sa ref. Pumili ka lang ng makakain mo. Nako Ma'am, Sir, maraming salamat po ulit ha, sa kabutihan niyo. Umalis na ang mag-amo. Halos araw-araw kasing wala ang mga ito dahil sa kanilang negosyo. Isa pa, malaking tiwala nila kay Susan pagdating sa gawaing bahay. Minsan, dumadalaw itong si Susan sa makamag-anak na tumulong sa kanya noon at sinuklian niya ang kabutihan ng mga ito. 5 taon ang nakalipas, 20 anyos na itong si Susan. Wala siyang ibang hangad kundi makapag-ipon. Dahil wala nang ibang paraan at kamag-anak na tumulong sa kanya kapag tumanda na siya. Since birth, never been kissed and never been touched pagdating sa pag-ibig. Inisip na lamang ni Susan na mag-ipon para sa kanyang sarili. Matapos ng gawaing bahay, pansamantalang nagpaalam muna itong si Susan sa kanyang amo at muling nagtungo sa dati nitong lugar na tinitirhan. Sa kanyang paglalakad, may napansin siyang tila umiiyak sa gilid ng isang abandonadong bahay. Kaya naman, nilapitan niya ito. Laking gulat niya dahil isang cute na batang babae ang kanyang nasilayan. Lumingon siya sa paligid, baka may taong naglagay nito, pero wala siyang nakita. Naawa siya sa naging sitwasyon nang walang kamuang-muwang sanggol at baka magkasakit ito. Kinuha niya ang bata na nakabalot ito ng isang lampin at hindi niya kaya makita ang kalagayan nito. Hindi na siya nagpatuloy pa sa kanyang pupuntahan. Sa halip ay bumalik na ito sa bahay ng kanyang amo. Ma'am Vivian? Sir Danilo? Tingnan niyo po, nakita ko kasi itong sanggol sa isang abandonadong bahay. Hindi ko po alam kung kanino ito. Naawa po kasi ako sa batang ito. Naku Susan, mga walang puso talaga ang gumagawa sa batang iyan. Biruin mo, maraming mga tao ang nangangarap magkaanak pero sa iba, inaabandona nila. So, anong balak mo sa batang iyan, Susan? Ma'am, kung ayos lang po sana sa inyo, balak ko siyang palakihin ang batang ito. Ma'am, balak ko sana na yung sahod ko ang gagamitin para sa pangailangan ng sanggol. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Susan? Opo, ma'am. Mabuti na lang at ako ang nakapulot sa kanya. Paano na lang kung masamang tao at magkapirahan ito? Nako, baka ikaw talaga ang napili ng Diyos dahil mabuti kang tao at siguradong mapapalaki mo ng maayos ang batang iyan. Sana nga po ma'am, pero hindi ko po ito magagawa kung hindi po ito dahil sa inyo. Alam mo Susan, medyo may edad na kami at ikaw ang inaasahan sa bahay namin. Wala ka bang balak magka-boyfriend man lang? Para maranasan mong magkaroon ng pag-ibig. Ako ma'am, mukhang hindi ko po yata maatupag sa ngayon iyan eh. Ang gusto ko ay alagaan ko ang batang ito at papangalanganan kong Clarice. Ikaw ang bahala Susan. Basta ang gusto lang namin ay gawin mo ng maayos ang trabaho mo dito sa bahay. Nako, maraming salamat talaga po, ma'am. Hindi maiwasan na may pagkakataon na nagkakasakit itong si Clarice, pero todo alaga naman itong si Susan. Lumipas ng ilang taon, nasa elementarya na itong si Clarice. Hindi naisip ni Susan ang pagod at hirap para lang may mabigay siya sa kanyang anak.
Kahit hindi niya ito tunay nakadugo, ayaw niyang maranasan ito kung anuman ang kanyang napagdaanan. Oo, hindi naman niya responsibilidad ang batang ito pero magaan kasi ang puso niya sa bata. Kasalukuyang umalis patungo ibang bansa ang mga amo nito. Mawawala ito ng ilang linggo. Oh, Susan, kayo mo na ang bahala dito sa bahay ha. Opo ma'am, maaasahan niyo po ako. Mama Susan, nasaan pala ang papa ko? Gusto ko siyang makita. Anak, bata ka pa lang, iniwan na niya tayo. Pero ma, iba pa rin yung may papa eh. Alam mo ma, naiinggit ako sa mga kaklase ko dahil hinahatid-sundo sila ng mga papa nila sa paaralan. Samantalang ako, hatid-sundo nga pero ng driver naman dito sa bahay. Anak, maswerte ka nga dahil may naghatid-sundo sa'yo. Naging mabait ang mga amo natin. Anak, Clarice, huwag mo nang hanapin ang papa mo dahil isa siyang irresponsable na ama. Siya nga pala ma. Pupunta po dito bukas sa mga kaklase ko. Niyaya ko sila na dito man ang halian. Ano? Bakit naman anak? Alam mo naman ang sitwasyon natin dito, di ba? Hindi lahat pwede natin gawin kasi nakikitira lamang tayo dito sa kanila. Basta ma, darating sila dito bukas. Gusto ka rin nila makilala ma. At saka ma, maghanda ka pala ng masasarap na pagkain para sa amin bukas ma ha. Anak naman, please ma, huwag mo naman akong ipahaya sa kanila. Kahit labag man ito sa kagustuhan ni Susan ay naghanda pa rin siya ng pagkain dahil hindi niya gustong mapahiya ang anak. Gagawin niya ang lahat para maibigay lang dito ang mga bagay na hindi niya ito naranasan noon. Kinabukasan. Hello Clarice, magandang tanghali. Wow, ang laki pala ng bahay niyo. Tama nga ba ang sinasabi mo sa amin ha? Hello, pasok kayo. Clarice, nasaan pala ang mga parents mo? Sila mami at daddy nasa ibang bansa. Kakaalis lang nila kahapon. Pero may kasama naman ako dito, ang yaya ko. Ganun ba? Ang swerte mo naman pala kasi, may katulong kayo dito. Siya. Tara, sa kusina dahil inanda na ni yaya ang pagkain. Wow, mukhang mabubusog ako dito ah. Siyempre, mabubusog kayo. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba? Clarice, halina kayo ng kaklase mo para kumain na kayo. Sige po. Wow! Ang sarap pala magluto ang yaya mo, Clarice, ha? Laking gulat naman itong si Susan sa narinig nito mula sa kaklase nitong si Clarice. Sayang naman at hindi namin nakikita ang daddy at mami mo. Pero ayos lang yun kasi masarap naman pala magluto ang yaya niyo. Labis na nasaktan ang damdamin ni Susan mula sa kanyang narinig. Ale, baka pwede kaming mag-take out nitong mga handa niyo kasi ang sarap-sarap po. Irerecommend ka namin ng mami ko na ikaw ang paglulutuin sa birthday ko. Sad naman ang isang kaklase nitong si Clarice. Ganun ba iha? Sige ba, sabihan niyo lang ako kung kailan para mahanda ko ang lahat. Matapos ng kanilang tanghalian ay umalis na rin ang mga ito. Manang, maraming salamat po sa napakasarap niyong handa. Sayang nga at hindi namin nakilala ang mami at daddy ni Clarice. Sige, classmate, kita na lang tayo bukas sa school ha. Sige Clarice, bye! Clarice, mag-usap nga tayo. Ano itong naririnig ko mula sa mga kaklase mo na yaya mo lang ako? Tama ba yung narinig ko? Ma, hindi ko po sinasadya mo eh. Ayaw ko pong mapahaya ako sa kanila na isang katulong ang mama ko. Wala na nga akong papa tapos katulong pa kayo. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Baka lumayo silang lahat sa akin. Hindi kita pinalaki ng ganyan, Clarissa. Binigay ko ang lahat sa'yo.
Kahit nahihirapan ako, kinakaya ko kasi mahal na mahal kita. Gusto kong lumaki ka ng maayos na hindi kagaya ko. Pero ma, sorry talaga. Nagkamali ako. Sana hindi na lang kayo ang mama ko kung ganito man lang din ang buhay ko. Sana hindi niyo na lang ako pinapanganak dito sa mundo. Huwag ka magsalita ng ganyan, Clarice, ha? Dahil hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Alam ko, ma, na mahirap lang tayo sa buhay natin at isa ka lang katulong, tagalinis, utusan sa mga mayayaman. At ako, anak ng katulong. Hindi na napagpigil pa itong si Susan. Bigla niyang sinampal itong si Clarice. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Clarice, ha? Oo, mahirap lang tayo pero kaya nga ako nagsikap, di ba, para makapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi lang sa high school kundi sa kolehiyo. Saan ka pupunta, Clarice? Dahil ba sa matigas na yung buto mo kaya sinusuway mo na ako? Ma, pupunta lang ako sa kaklase ko para magpalamig. Walang nagawa itong si Susan kundi pumayag na lamang sa kagustuhan ng anak. Simula ng araw na iyon, hindi na nakalimutan ni Susan ang mga masakit na salitang binitawan ni Clarice, kaya pinagbutihan na lamang ng ginang ang trabaho. Hanggang isang araw, muli nang bumalik ang mag-asawa mula sa ibang bansa. Magandang umaga, Susan. Ay, ma'am, sir. Mabuti naman po at nakauwi na kayo. O ano, kumusta kayo dito sa bahay? Mabuti naman po, ma'am. Aba, mukhang ang linis ng bahay, ah. Nasaan pala si Clarice, Susan? Nasa kaklase niya po, may activity daw sila para sa eskwela. Siya nga pala, Susan. Wala ka bang balak na ipagtapat sa kanya ang totoo? Malaki na siya. Alam na niya ang tama at mali. Kung ako sa'yo, ipagtapat mo na. Ma'am, naghahanap lang po ako ng tamang oras. Sa ngayon, kailangan niya munang makapagtapos ng pag-aaral. Lalo na at malapit na rin siyang makapagtapos sa kolehiyo. Ay naku, Susan. Ang laki ng sakripisyo mo sa batang iyan. Pero sa dulo, sana makabawi siya sa mga ginagawa mo. Baka magsisi ka sa huli. Ma'am, masaya po ako na may matulungan ako kahit hindi ko totoong anak at kadugo si Clarice. O siya, ikaw ang bahala, Susan. Pakihatid na lang itong mga malita namin sa loob ng kwarto, ha? Maya-maya pa, bigla na lamang nahimatay itong si Susan at natumba. Oh, Susan! Ano nangyari sa'yo? Danilo, tulong! Si Susan! Tumawag ka ng ambulansya! Mabuti na lamang at dumating ang mag-asawa sa mga oras na iyon at agarang nadala ito sa hospital. Doc? Kumusta na si Susan, ang kasambahay namin? Naku, ma'am. Mabuti na lang at naisugod agad siya rito sa hospital. Pero kailangan niya pa rin masalin ng dugo dahil may sakit siyang anemia. Kulang kanyang dugo, kulang kanyang red blood cells at maring dahilan nito sa kanyang patatrabaho. Kaya sa madaling panahon na kailangan niyang masalinan bago pa mahuli ang lahat. Kaya naman sa mga oras na iyon, tinawagan ni Vivian itong si Clarice. Hello Clarice, nasaan ka ba? Ma'am Vivian, nakauwi na pala kayo? Oo, kanina lang. Pumunta ka ngayon dito sa ospital. Bakit po? Sino na ospital? Ang nanay mo. Nag-collapse kanina at kailangan niya masalinan agad ng dugo. Sige po ma'am, pupunta na po ako dyan. Hindi alam ni Clarice ang gagawin nang mabalitaan nito ang nangyari sa kanyang ina. May malaki pa siyang kasalanang nagawa dito. Kulang siya ng dugo at kailangan niyang masalinan agad. Nagpakuha na agad ng blood sample ang dalaga. Ma, please, kumapit ka lang. Ma, malaki pa ang kasalanang nagawa ko sa iyo. Doc, kumusta po ang blood sample ko? Match ba kami ni Mama? Naku, I'm sorry, iha. Pero masyadong malayo ang dugo mo sa isa't isa. Po? Paano nangyari yun?
Samantalang kami lang naman ni Mama ang magkadugo. Anyway, Iha, baka may kamag-anak kayo na maaring magbigay ng blood donor. Naku, Dok. Hindi ko po alam eh. Pero magtanong muna ako kay Mama. Sige, Iha. Basta ha, sa mas lalong madaling panahon. Ma'am Vivian, bakit po masyadong malayo ang dugo ni Mama sa dugo ko? Hindi kami magka-match. Baka nga siguro magkatulad kami ng papa ko. Clarice, huwag kang mag-alala. Kami na lang ang bibili ng dugo para kay Susan. Dahil medyo mahirap makahanap ng ganong klaseng dugo. Alam mo, gusto namin sa mama mo na manggagaling ang salitang ito. Pero hindi ko na kaya pa eh. Ano pong ibig sabihin niyo, Ma'am Vivian? Kaya hindi kayo magka-match ng dugo ni Susan dahil hindi kayo tunay na mag-ina. Hindi kanya totoong anak. Bata ka pa lang noon, nakita ka niya sa isang abandonadong bahay. Naawa siya sa'yo dahil tinapon ka ng walang awa mong mga magulang. Alam mo, Clarice, pinalaki ka niya, inaalagaan, inaaral, para kahit hindi man kayo tunay na magkadugo, at least may anak siyang minahal at may magmamahal din sa kanya. Ano? Hindi ko siya tunay na ina? Oo, Clarice, kung tutuusin, maswerte ka sa kanya kasi kahit hindi kayo magkadugo, lahat ng paghihirap niya, pagsasakripisyo ay binigyan niya sa'yo. Please, Ma'am Vivian, tulungan niyo po ako na makahanap ng blood donor. Kailangan natin may salba si Mama. Gusto ko siyang makausap at humingi ng tawad sa kanya. Mabuti na lang at may nag-offer sa kanila at nasalina ng dugo ng ilang bag ang ginang. Anak, ano nangyari sa akin? Ma, nandito tayo sa ospital. May sakit ka. Pero mabuti na lang at sa tulong ni Ma'am Vivian ay bumalik na ang lakas mo. Kumusta ang pag-aaral mo, anak? Ma, huwag mo akong alalahanin. Magtatapos ako ng pag-aaral para sa atin, para sa iyo, Ma. Ma, alam ko na ang lahat. Hindi match ang dugo natin at pinagtapat sa akin ni Ma'am Vivian ang totoo. Alam mo, malaki ang kasalanan ko sa iyo, Ma eh. Pinagsalitaan kita ng hindi maganda nung nakaraan. Pero masigit pa sa tunay na ina ang ginagawa mo sa akin. Pagtulong, pagsagip, at pagsasakripisyo. Patawarin niyo po ako, Ma. Alam mo, Ma, ikaw ang the best na mama sa buong mundo na nakilala ko. Binigay mo ang lahat para sa akin. Ma, makapagtapos lang ako sa pag-aaral at ang lahat ng iyon ay iaalay ko sa iyo bilang mabuting ina sa akin kahit hindi man tayo magkadugo. Nako, anak, pasensya ka na kung hindi ko akan nasabi sa iyo. Natakot kasi ako na kapag nalaman mo, iiwan mo na lang ako. Hindi, Ma, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. O baka marahil, wala na ako dito sa mundo. I love you so much, Mama Susan. Maraming maraming salamat sa iyo. Kaya magpapagaling ka ha. Kasi ang lahat ng medalya na makukuha ko ay para sa iyo, Ma. Isa kang bayani sa buhay ko. Lumipas lamang ng ilang araw ay nakalabas na rin sa ospital itong si Susan. At matapos ng ilang buwan, tuluyan na ngang nakapagtapos si Clarice sa pag-aaral at ang lahat ng iyon ay para sa kanyang mabuting ina. Di kalaunan, nakapaghanap na rin itong si Clarice ng trabaho matapos mag-graduate. Hindi na rin sila pinaalis sa bahay ni na Vivian dahil parang pamilya na rin ang touring nila dito. Kumuha na lamang sila ng bagong kasambahay para magsilbi sa kanila. Minsan, sa ating buhay, hindi nakabase kung totoo kayong magkadugo o hindi. Ang mahalaga ay kung paano kayo magrespetuhan sa isa't isa at ito rin na tunay na kapuso at kapamilya. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento na ito ay pakipindot naman ng like button. Maraming maraming salamat.